Pero this is the game number 2 between Brenny Sports versus Next Play Predator Solid. Kita nyo naman yung mga hero dito. And of course, item check agad tayo direct every time nang sasalubong. One mask. Uy, parang mirroring. Hindi, lamang lang pala. One mask, dalawang boots. Oh, yun lang pinagkaiba nila, no? Yung Hunter's Knife. Hunter's Knife lang. Kailangan talaga, isa lang dapat talaga yung mag-room item or mag-wooden mas sa early game. Pero ito, Profi, binibigyan ata agad ng Kufra itong si Farsa at si Roger. Pero magbabackout lang sila. Oh. Ang support na ngayon, ang talagang nagmamask. Ang support na nagmask dito sa ano? Ay, hindi, tank pala pa rin. Ang tank pala nila dito, ito si PNK. PNK yung ta. Pero yun, namatay yung ano dito sa top lane, napatay ng Esmeralda itong si Helkert. Mag-1-1 with a grade 1. Tank PNK to, Profi. Tank PNK. Oo, sudo tank. Ang nangyari dyan? Sudo tank. Guys, ito patchingin yung emblem ng PNK. Pag kaganyan yung emblem mo, the average, dapat agresibo ka. Yes, ito, kasi parang kapit na gamit mo yung ano, no? Yung 10 tank. Gold every 4 seconds. Every hit na sa hero niyan, 10 gold yan. Diba? Eh, hindi mo naman kailangan lumapit dahil may chicho dog ka eh. Kill lang, ano lang, kill, ano lang, first kill lang ng first kill eh. Imagine mo kada chicho dog niya, plus 10 ng plus 10, eh, kung makasampu siya, 100 agad. Diba? Lupit ang mat. Ang bilis. Best mat yan. Best mat kay Ibis eh. Mat chicho ni Sims. Bagong word yun ah. Eto na guys, lamang na isang team itong ang Brand Esports doing a great job. Buwebuelo na naman. Oh! Pero ito tinamaan ng talon itong si ano, itong si ano natin. Si Cinco Biloba. Napakagandang napakagandang rotation coming from the Next Play Solid. Si Chester talaga nananatili lang dito sa mid. Now, this is a fast push ang ginagawa dito ng Next Play Predator. Kanina ginawa rin nila yun eh. Kinapitalize sila yung early push nila. Then later on, inunahan na nila sa rotation. I think that is one of the strengths ng Next Play Predator Solid, which is nabasa agad ng Brenny Sports. Sabi lang, kanina ginawa mo na to ha. Hindi na pwede to sa round 2. Hindi na. Parang kinunter na kagad nila eh. Hindi na pwedeng maulit yun. Pero ito, si Roger, meron siyang dalawang buff ngayon. Dinedefend itong mid lane. Pero wala pa rin. Tamang ano lang din sila. Bushing lang. Nag-detect sila sa mga movements itong both teams. Lalo na itong Kufra, nag-advance natin siya ng konti. Para makita or try nilang huhuli na ata itong Roger na to eh. Pupa nga dito, pumipwesto na dito ang Next Play Predator Solid. 5 seconds para sa ating first turtle. 1-on-1, nagmintes ang kanyang kuko, Renny J, disengaging against Cinco Biloba. Pero prop, napansin mo nagbago na yung EF ng hangin ngayon. They play safe ngayon. Walang nagaganap na invasion pares sa mga blue buffs nila. Oo, pares magiging maingat end. Ano daw, KJ daw si CH2O, biglang nag mountain shaker, nakatago yung para sa doon eh. Sabi ko, gang to. Eh, biglang nag mountain shaker, yun yung nagtago ka, labas ulo mo, no? No to me, eh, no? Oh, tanaw eh. May sneaky. Pero ito, initiate, pero ito, nakuha ng Roger netong friend. Pero ito, naduli nila yung PNK kagad. Itong ano, free hit ngayon yung Farsa Profi, matiturn around ba ng team netong brand? Ang Next Play or matatag na lang itong brand itong initiation itong Next Play. Pero nakakuha, Prof, ang nakakuha ng turtle is itong si Roger, which is very dead. Pag ang Roger nakakuha ng red ng turtle to, pwede na siyang ma-utilize yan, and then ang kailangan niya na lang gawin is mag-rotate, kill, and gank. Ang ano kasi doon ay lamang talaga ang Brenny Sports kasi may retry sila eh, no? May retry sila. Kalamangan ng Brenny Sports. Anytime of the day, mas malaki ang chance ng Brenny Sports taking that bigger objective kasi meron silang retribution. Uy, pansin ko nagmimintis yung mga kuko ni Renny J, ah. Hindi maganda. Mas mahirap kasi talaga uli prop itong si Esmeralda eh. Napakabilis ng movement speed niya eh. So siguro ito yung naging advantage ng Esmeralda. Pero na first blood din kanina si Renny J, as far as I remember. Oh, na-pekto siya dyan din ni Esmeralda. Ayan na, trying to defend. Last insanity sa ulap. Grabe naman. Dalawang pekto. Pero ito pinasok si Renny J. Joke lang daw. Ayun! Ay! Pintis na naman! Grabe. Napaka ano ng lane sustain na itong Esmeralda. Pero ito, tinamaan ng palaka. Wasak, Poppy. Grabe. Dalawa, nakadalawa doon. As well as itong Brand Esports.
medyo hindi maganda ang laruan ni Rene J dito. Now, this is a fast rotation ulit na mangyayari. Farsa, doing a great job. Hinuhold lang niya ng hinuhold si Jab Escutin yung linya niya. Puro ano lang sila eh. Yung mga Bush nila more on defensive side both teams eh. Nagkakaroon ng prop ng initiation ng team fight kapag magkakaroon sila na kukuha sila ng Crab Queen kung napapansin mo. Yun lang sila nagkakaroon kasi mahalaga rin talaga yung Crab Queen sa early game eh. Makakasnowball ka talaga yan sa Crab Queen na yan. Pero ito, dito sa top 5 nagkakabiga itong si Esme tsaka si Hellcurt pero nag-back off lang tong si Rene J. Bumibuelo lang tong dalawang kupuna na to. Getting the position, each and every member dumilim na. Wala na silang makita dito. Joke lang, sabi ng Rene J, tatakas lang ako, magpa-farm na ako. Nang psycho move lang, etong si Rene J, just to make sure na... At third team fight, ito, napabilis na ng pangyayari. Nakuha agad ng YSS, etong Turtle. Yun nga kasi, isa rin prof, ito, pero ito, bibigyan na ito si Farsa. Nakuflicker ba, pero hindi. Nag-ba-off lang din siya. Pero ito si Louie, na further airstrike coming from the Farsa, pero wala, takbo lang din sila. Pero prof, ang maganda lang dito sa ginagawa ng next play ngayon is ano lang sila eh. They always defend lang their towers and they always make sure na nakapupush nila yung both side lanes. Tama. Gusto ko yung ganong idea, hype. Ayun na, speaking of hype, ML na ML, eto si Tester. Sabay sa magsasubstitution. Kung hindi po sila sa better objective, kukuha pa sila na score. Kumbaga pag layup mo, may kasamang foul. And one. Pero ito, nag-off lang sila. Pero yung kita si Chester, ako, huli ka. Huli ka, Capri. Pero ito, laban na yan. Silence pa. Pero yun, nag-ultimate itong si, pero tinamahan ng Kufra, pero patay din siya. So, 1-for-1 exchange. Coming from the both teams. Pero ito, sinunog si Tabus. Nagpumakap to CZ. Mamamatay nga ba? Pero meron pa yung immortality. Isa pa. Papapalaya pero hindi. Nag-backup lang sila. At mako, then Mounter and Chakor pinap na rito to make sure kung na Armin na to check kung nasa ng position dito ng Brand Esports. Pepuelo na naman si Rene J dito onto the mid. Mukhang dito mainit na bakbakan sa gitna mismo mangyari. Kasi paunahan makabasag ng Tori ngayon sa gitna eh. Ang maganda rin kasi dito, pinaka nagbubuhay dito sa team ng Brand Esports, itong si Esmeralda. Maganda yung pinapakita niya when it comes to back up and then sa push. Tingnan mo ginagawa niya, prof. Babalik siya sa top lane, magbubush siya, check niya kung magkakaroon ng teamfight dito sa mid. Pero ito, initiate na ng XB itong Turtle pero hindi, ni-reset lang nila. So titignan nila kung hanggang saan yung capacity nila. Oo nga, speaking of capacity, at niya kalong kanina pa, nakadalawa ka na sa akin, dumilim na, sa silence pa nga, kinumahan ng Kuko, nasa ng follow-up, pangakakuha pa, nakabawi na, ang ganti ng api, etong si Rene J, against, Loba, buwelo na naman, high pick! Ito, napakasakit, pumasok, ito, si ano, si, pero ito pumasok si Roger, pero wala sila nakuha, nang na itong Roger itong Turtle kaya tignan nyo mga kapag kapag nakakuha talaga ng Turtle itong si Turtle pa pero hindi pa rin papakuha itong si Isochin inispada pasak na naman pero ito kakabulin ba ng Roger pero hindi magpa-farm lang sila both magpupush lang sila both on mid lane and bottom lane pero 4-2 exchange coming from the Brand Esports. Grabe naka-pictures ng maigi doon si H2O while ganun rin naman etong si Funeral. This is a battle of tawag dito mga core hero pala later on. Funeral versus H2O in terms of their damage, positioning and execution ng paglalabanan dito ng dalawang teams. Actually hindi na mahalaga dito prof yung kung sino lamang na hero at saka sa items . Yung proper positioning lang talaga ng both core heroes etong si H2 at saka etong si number 5 ni Roger nitong Brand Esports talaga makakatali. Isang pagkakamali lang, isang wrong mistake ng prof, tapos kaagad tong bakbakan na to. Manyak daw yung Roger si Pew. Yan, nagmanyak daw si Pew, kita niyo naman. 8-10 ang ating score in favor of Brand Esports. Only 1K gold lead para sa Brand Esports. They're trying to hold, waiting for the next bigger objective, which is yung Lord will respawn around 30
seconds na lang down on that may retribution etong si si Friend Esports. Yun ang ikalalamang nila na pwede nila i-capitalize. Tumilim na nga, meron pa magaganap. Nakita ni Hellcurt, tignan mo. Chicho Dog versus Unyamo. Wala. Nagba-off lang. Magkakaroon na sila ng teamfight dito, kaya nagba-off yung both teams kasi lalabas na yung Turtle. Whenever yung team na makakuha ng Lord dito is for sure makakabawasag sila ng isang tower. Kasi kung napapansin mo, Prof, meron pang two towers itong Brand Esports sa mid and sa bottom side ng mapa. While dito sa team ng next play, basag na yung first tower sila sa lahat ng lanes. Tama ka nga dyan. Whenever I see boys and girls, I want to see. Well, nalabas na ang Lord dito. Inuumpisa na ba? Inuumpisa na. Para i-reset nila. Ito si Yawi. Binigyan itong si Roger. Papasok pa si Roger. Pero pag nag-greet ako po, nakayakap sa gilid. Wasak na sa ice cream. Hindi nakapag-killing spree, Prof. Pero okay lang. Sabi ng Brand Esports, hinuli nilang itong si Hellcurt. Pero ito, hindi pa rin tapos. Mali yata ng TP dito si Chester. Siya mag-isa doon, tumipi siya ng ganong kalalim, no? Mali talaga. Ako, makukuha. Hindi. Feeling ko, hindi nila i-contest to. I-reset na lang. I-reset kasi merong YSS. At buhay na buhay pa itong si H2O. Oo nga, eto na, buhay-buhelo na. Reset muna to base ang kanilang positioning dito. Pumapasok si Jeff Victoriano, umalis na kanilang kitchen. Ipulado si MV, nakuha si Yawi. MV as well will go down sa hands ng Brand Esports. 3-for-1 exchange in favor of Brand Esports. Dun sila na yataps. Oh, hindi rin talaga pagdating talaga sa team fight, hindi rin talaga magpapahuli itong Brand Esports . Nakita mo, Prof, yung initiate nga itong Xborg plus the feather airstrike of Farsan. Oh, grabe yung damage nila. Talagang wala talagang matitira . Pero ito, nagsimula na mag-lord itong Brand Esports. Luminous pa yung second bird na 12 minutes prof nagiging second lord na siya. Level 2 Lord na yan. Hinibigyan na Roger itong si Louie. Mali na naman ata yung teleport dito ni Chester. Dinelay niya lang ata, hindi ko sure. Kasi nga patay pa yung mga ano niya. Feeling ko, reset niya lang talaga. Reset niya lang dito itong Lord. Pagkamatay ko, kayo na bahala dyan. So Lord, eto na ang laban. Disengaging ang side ng next Predator to delay all the kings. Nasaan? Pero, hold up, pati ni Panza, napikas yung Panza. Naku, yung Lord! Nakuha ni Yawi! Pero ito, minibigyan si PNK, pero siguro magbaback off na lang dito yung both teams. Hindi na nila masyadong i-contest to. So, ayun, tingnan natin kung mahuli ni Yawi. Naku po, nakapag-teleport itong si Popol and Kuba. Grabe, Prof, ang tindi, ang inip! That's a very smart play kay Chester, guys. Oo, kudos doon sa ginawa ni Chester. Kasi na dyan ni Chester na mamatay siya doon to give space or enough time para makarespond yung mga kakampi niya. Hindi niya binihintay yung ano. That's a strategy. Kita nyo, after sila pa nakakuha dito ng Lord. And this is a Luminous Lord against a hero na may retribution. At saka maganda rin yung ginawa ni Chester doon. Imagine mo, Prof, ilang segundo lang yung difference. Kung hindi ginawa ni Chester yun, hindi makakuha ng next play yun. Siguro ilang segundo lang yung Prof, 3 seconds lang na namatay siya and then ni-reset niya yung Lord. Hindi dapat makakuha na yun, kaya props dito kay Chester sa ginawa niyang play na yun. Sobrang galing, no? IQ level talaga, the best. Mainit si ano, si next play Predator solid dito. Now, to convert nila, pausay din ang Brad . Look at that, this is a level 2 or Luminous Lord na may skill na. Ang nangyari, hindi nakakuha ng Tore. Itong next play Predator solid dito sa level 2. Buwelo na dito, high beats. Nakapuwasak, pero ito si ano, si H2P, si H2P, si Reality, pinasok yung dalawa, patay. Pero ito, mabubuhay pa nga ba itong si Xborg, pero meron pang immortality. Mag-chase sila ng target, pinala, inispada, wasak si Esmeralda. Pero yung monster kill na coming from the Yisun Shin of H2. Anong masasabi mo doon, Prof? Binapakalupin. Si Reddy J, bigla pala pumektos dito. Abang ito na, kinapitan na, the slow is real, the knockout, and they want to end this game. And this is it for the game number 2. Sweep para sa next play Predators, Brand Esports. GG, well played. Grabe, nagsimula sa ano to . Nagsimula, Prof P, sa pag-reset. Sa patikim-tikim, nagsimula sa